Ano po ang sandigan ng mga inaapi nating kababayan, ang OFW Alert. Kalunos-lunos ngayon ang kalagayan ng kababayan nating si Marjorie Manalang sa Jordan. Sa mga ipinadala niya sa ating larawang, makikita na lapnos ang kanyang balat at braso. Ayon sa kanyang kagagawan ito ng kanyang amo, binubuhusan raw siya ng kumukulong tsaa, ang masaklap. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang agency. Pinagbantaan pa rin daw siya ng kanyang amo na ipukukulong oras na magsumbong. Binubuhusan niya ako ng pagkukulong tsaa. Pero sabi niya sa agency, aksidente daw. Sa kanya niniwala yung agency. Nag-aalala ko na inyo, kaya hindi ko magtiis. Pero gusto ko na umuwi. Sa puntong ito, kausapin natin ang kapatid ni Marjorie na si Sarah Jane Manalang. Magandang tanghali po sa inyo, Sarah Jane. Hello po, magandang tanghali po. Kailan ho kayo huling nag-usap, Miss Marjorie? Kahapon po ng tanghali, kachat po namin siya habang nandiyan po kami sa ano po, studio niyo po. Kachat po siya. Alright. At naiparating niyo na ho ba ito sa agency? Sa agency po, doon sa counterpart po sa ano po, Jordan. Ito ba yung, yung counterpart na ayaw maniwala doon sa sumbong? Opo, pinaniwalaan po yung amo. Bakit ito binubuhusan ng tsaa? Ilang beses ito binuhusan ng tsaa itong kapatid nyo? Isang beses lang po, pero hindi daw po yan yung unang pananakit. So madalas po nangyayari ito? Yung una daw po, sinampal daw po siya. Pangalawa po, ano po, pinukpok daw po siya ng pichel na babasagin sa balikat. Tapos po sinikmuraan siya. Tapos yan nga po yung last, yung pong ano, binuhusan siya ng bagong kulong siya. Sinong gumagawa nito? Yung among babae o among lalaki? Yung babae daw po, si Randa po. At bakit daw siya palagi pinamamalupitan? Ano ang dahilan itong among babae na ito? Tuwing daw po ano, may iuutos na hindi makita, ganyan daw po yung ginagawa sa kanya. Sandali lamang po, Mama, Miss Sarah Jane, kakausapin natin sa linyang telepono si Laika Makapilder, Recruitment Officer ng JVR Placement Incorporated. Magandang hapon po, Miss Laika. Yes, good afternoon, sir. Ma'am, alam niyo na ho ba itong katayuan ng inyo pong OFW na si Miss Marjorie nasa Jordan ngayon? Yes po, alam na po namin. Mga 2 days na po. Alam na po namin. So ano pong ginagawa niyo in the past 2 days? Kasi po, yung bago po nangyari yan, pinapunta po ang worker doon sa agency po sa Jordan para po magkaintindihan. Nausap po ng owner ng office po, yung employer niya. Okay. Sinabi po ang totoo. At saka may sulat po doon. Ano po yung totoo na, at ano po yung sulat? Sige nga. Ang nangyari po, nabuhusan po ng tsaa, siya po, at saka yung employer, hindi po sinasadya ng employer. Parang so, masagi po. Mas pinaniwalaan niyo po sila kaysa dito sa mismong OFW na nagreklamo? Hindi naman po sa ganun. Kasi yung employer niya po, is nagtatrabaho sa human rights. At saka bago po nangyari yon, pinaklinik po si Marjorie. Dinala po sa ano sa hospital po, pina-check up. So ang gusto niyo pong palabasin ngayon, nagsisinungaling po itong si Miss Marjorie? Hindi naman po sa ganon. Ma'am, hindi porket taga-human rights nagtatrabaho yung kanyang amo, santo na po yon. Okay? Hindi po lahat ng taong nagtatrabaho sa human rights ay maituturay na santo at maituturay na super bait. Tao okay din po yan at nagkakamali din po yan at gumagawa din po ng kalokohan yung mga yan. Okay? Okay po. Huwag niyo pong gamitin ang dahilan dahil taga-human rights siya. Ibig sabihin lahat ng sinasabi niya totoo. Maraming mga taga-human rights pasintabi sa iba mga sinungaling at mapagmata sa kapwa. Okay? Sige po. At kailan po namin maasahan na ito po ay matanggal na dyan sa kanyang amo, itong si Miss Marjorie, para madala na po sa ating bahay kalinga habang pinoprocess po yung kanyang exit visa? Ngayon po, tatawagan ko po ang opisina. Okay. Na i-ano na lang nila, kukunin doon sa amo at kung sakali, pauwiin na lang po. Exactly. Very good. Pero okay, para makasiguro po tayo mga kapatid, andito si Miss Marisa Cruz, yung ating supervisor ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Magandang tanghali po, Miss Marisa Cruz. Sir, good afternoon po, Sir Rocky. Good afternoon po. Ma'am, pakitulungan po itong ating OFW na si Miss Marjorie. Yes, sir. Yes, sir. Na-monitor ko po, sir, yung pangyayari po. At malalaman po natin yung katotohan niyan sa report magagaling po sa ating solo. Don't worry, sir. Sige po. Miss Marisa Cruz, talagang maasahan kayo palagi. Sobra-sobrang thank you po, madam.